Good morning, Mr. President Wong. Orlando. Hi. What brings you here? Shelly? Shelly? Oh, wala si Shelly sa post niya. Oh, you cannot just barge in here. This is the office of the president of this company. And I told Shelly to cancel our meeting. I know. Sinabihan nga niya ako that the meeting is canceled. And ilista na lang daw niya lahat ng mga concerns ko. But I came here to give you this bottle. Kasi canceled na nga yung meeting natin. Oh, meron man dapat i-celebrate? Well, yes, of course. You and Dragon Empire for having me. I'm not joking. Champagne are for celebrations, right? Huwag na tayo magpaligwi-ligwi pa. Diretso rin mo na ako. Ano ang gusto mo? You, Mr. Wong. Mr. Wong, let me open the door for you. Kanina pa kita hinihintay sa baba para mag-breakfast. Baka nakalimutan mo may meeting tayo in 30 minutes. Yeah. Teka. Bakit ganyan itsura mo? Parang may ginawang krimen. Mukha kang guilty. Adam! What's up? Sige. Ako nang bahala sa meeting. Me. I beg your pardon. Mr. President, I just want you to listen to my report. Kaya ba masyado ma-upset? No, no. First, you send me flowers. I'm gonna sit down. Then this. May atraso ba ako sa'yo? Meron pa tayong dapat pag-usapan. Yan, wala akong panahon para makipag-mind game sa'yo. Well, I'm sorry kung yun ang napaparating ko sa'yo. Okay then. So, we can leave now. Yeah. We can leave. I hope hindi na mangyayari ulit. Dahil pag naulit ito, I will have to fire you. Kira sa lang.
Sisisampihin kita. Minsan mo kong pasukin ang aking opisina, walang permiso. I can't decide this right now. Kailangan ko muna ipanik kay President Wong para i-consulta sa kanya. Si Copy, sir. Sumama ka na sa office ni President Wong. Baka may mga questions siya para sa'yo. Sige po, sir. What are you doing here? Excuse me. Yes. Oh, what happened? Hindi kasi napot ng date mo? Of course not. Nireschedule lang. Oh, that's the spirit. Trabaho dito sa kumpanya. Bakit dito? Bakit kayong dalawa? I'm asking a question. Sir, President, Mr. Wong, ilang taon na po kasi kaming out of touch ng mom ko dahil po sa personal issues po. Nauna din po ako mag-apply dito, sir. Nagkataon lang po talaga na kilala po ni Madam Lucy yung mom ko. Kaya po siya hinire po dito. Nasaan na ang pamilya mo? Sir? Yeah. Pamilya. Atin. Ama mo. Nasaan na? Kapag nagpa-DNA ba ako, 100% sure na mapatunayan na anak niya ako? Of course! If there's such thing as 105%, sigurado yan. May bagong family drama yung mga Wong. Hindi ka muna pwede magpakilala kay Adam hanggang hindi pa lumalabig yung mga issues nila. Patay na po yung papa ko po, sir. Anong pangalan ng abang mo? Mahirap ang tanong yan. Sir, Paco po. Paco Del Mundo po. Okay. You may go now. Sige po, sir. Thank you po. Sir, sige po. May gutom ka, no? Napaka-coincidental kasi. I said some sort of connivance here. But nilang diretsa ng usapan. Manny, witness ka. Sinabi nung bata, pangalan ng ama niya, Paco Del Mundo. At hindi Adam Wong. Kuha kita, Adam. Kuha kita. Gia! Anong ginagawa mo dito? Para hanapin ang anak ko. Alam na namin, Gia. Si Tita Kay mismo ang nagsabi na kay Tita Carol inabot ni Harry ang bata. Ako na ang kakausap. Babalitaan na lang kita. Gia, huwag mong tanggalin itong karapatan nito sa akin. Good to see you, Gia. David, my daughter Carol is out of the country. What can I do for you? It's okay. We'll just come back home. You are searching. There is longing. The search will be over very soon. Don't despair. The truth is on its way for you. Xiongnan Shengji, full of life, never lose hope. Puyao Fengqi,
Don't give up. Wala ka ba sa sinabi ni Conglin? Kahit ano, papaniwalaan ko. Basta't para sa anak ko. Natin. Pakicharge nga itong phone ko sa taas. Ha? Ito na rin. Ang sir nyo? Ay, madama, malis po na maaga eh. May meeting daw po. Kakain mo ba kayo? Kasi po si Sir, gusto ko magpahantaan ng pagkain para sa'yo. Sige, sige, sige. Sige po. Hi, Dana. Hey. Wala man lang bang... How's Bali? How's your vacation? Did you enjoy? Dana, wala ka man lang ba sasabihin? Actually, may kwento ako. Dumaan ako sa office ni Ninong Manny the other day. Parinig ko usapan ninyo. Meron pa nga siyang pinunit na papel eh. Ano kaya yun? A document? DNA result? Hindi ko alam sinasabi. Hindi ka lang, hindi pa tayo tapos mag-usap. Sabihin mo sa akin, maano yun? Anong papel yun? Aalis na tayo, Manong! Masa ka pupunta? We are done talking! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Dito ka lang! Yeso! Ako! Sabihin mo sa akin, anak ba talaga ni Chia si Michael? Sabihin mo ko, maasa ka pupunta! Answer me, Mama! Please, where are you going? Mama! Listen, let's go, let's go! Ma'am, ma'am, tama na po. Ma'am, ano ma'am, ito ma'am, tama please, na po. Umalis ka dyan! Hindi ako alis ito! Umalis ka dyan! Shut up! Ma'am, please! Umalis ka dyan! Hindi ako alis until you tell me the truth! All right! Get in the car! Pasok ka dito sa kotse! Basta ulo mo! Gusto mo pa pag-usapan natin sa loob ng bahay? Halika na! Diyan, ihinto mo! Ngayon na! Bili! Dami! Essence! Dena! Salamin bitala mo, huwag kang makikinig ha! Dena! Ma, kanina pa tayo. Ba't di mo sa akin sabihin ng totoo? Ano binenta pa talaga sa'yo, anak ni Gia? Oo. 5 million pesos. Binayaran ko yung bata. Napakamahal. Dapat tinawaran ko. God, you wasted that much money para ano? Mapasama yung bata? Diyan ka mali. Binili ko yung baby para kontrolado ko yung buhay niya para hindi sila makalapit sa atin eh. Anyway, pero hindi ko alam. Hindi ko alam na si Michael yun. Na hindi ko nga nakita yung sanggol eh. Nalaman ko na lang nung na-adopt na natin siya. So you knew all along. And you kept it from me. Ma! How could you? Hinayaan mo lang akong alagaan at mahalin yung anak na mga nagtaksing sa akin! Wala akong choice that time! You were self-destructing. Si Michael lang ang nagpigil sa'yo. Masyado ka na-attached sa baby the moment you saw him. Ano ba dapat itong ginawa? Dapat ba tinanggal ko yung nag-iisang tao na sasalba sa'yo? Dana, ang tagal mong nawala sa amin ang ako, baka I didn't want to lose you again. Oh, wow! So ngayon, kaya mo ako pinabayaan, ha? Nagmukha akong tanga all these years, Mama! Nagmukha akong tanga! Ginawa ko lang nga sa tingin ko makakabuti sa'yo. I wanted everything to be okay for you. Okay for me? Will you look at me? Okay ba to? Pa to? Wala. Wala siyang alam. Wala siyang alam. Kaya nga tinulungan ako ng Ninong Manny mo na itamper yung DNA result. Dahil alam niyang hindi pwedeng malaman ng papa mo. It will destroy us.
Sisirain mo na marriage namin, pati ang pamilya natin. Kahit! Hindi mo naiintindihan! Ako nga itong sirang-sira eh! Ako yung sirang-sira! Ma! Ano bang klaseng ina ka? Noong una, tinago mo sa akin. Hindi ka dyan kay Gia. And then now this! You betrayed me, and this is the second time! Because he chose to look at it as a betrayal! Kung titingnan mo lang, matiintindihin mo na kaya ako naglihim sa'yo because ayoko itong masaktan! My God! Akala mo ba naging madali sa akin yung mga nagdaang taon? Do you even know how it feels na araw-araw nakikita ko yung dugot-laman ng mga tao peste sa buhay ka! Pero tinatakpan ko na lang yung mga mata ko sa lahat ng yon para sa'yo. Ano? Pakiramdam mo, niloko kita. Mas ako, niloloko ko sarili ko dahil gusto ko sa araw-araw ng buhay mo maging masaya ka naman. Talaga? Oo, maging masaya ka naman. Yung saya na pinili mo lang makuha kay David at kay Michael. Ayan, binabaliktad mo na naman. Ang galing mo dyan, ano? Ang galing mo mambaliktad. Selfish! Like you! Do not sugarcoat the bitter pill, ma. At huwag mo rin takpan ng pabango ang basurang bulok dahil kahit anong mangyari, aalingaso pa rin yun. Katulad ng kabulokan na pinatatanggap mo sa akin! Hindi ko kaya. Then don't! Ako naglilihim sa'yo. Nagagalit ka. Kapag sinasabi sa'yo ang totoo, ayaw mo naman mamaniwala. Ang hirap maging ina sa'yo! Hindi ko lang kung gagawin ko! Then stop! Stop being a mother to me! Alam mo, ma? Halis na lang ako. Saan ka pupunta? Kay David! Sa asawa mo lang loko sa'yo? Noon! Na ngayon, dalawa na kaming niloko mo! Alam mo, naglolo ka na lang talaga tayo dito eh. Ay, that's going to be the last time na sasalita ka sa akin ng ganyan nalang sa susunod na bastusin mo ako. Ano? Anong gagawin mo? Tina! Tina, kapag naraman to ng papa mo! Don't worry, ma. Don't worry. Your secret's safe with me. Until further notice. Gusto na lang umuwi ni Michael dyan. Pwede ba? Oo, actually decided na ako. Babalik na kami dyan sa inyo, David. Dalawa kami darating dyan bukas. First thing in the morning. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, anak? To stay under one roof with Dana? Paano na yung pagkahanap niyo ni Gia sa anak niyo? Lahat naman ito, Mom, ginagawa ko para kay Michael. I just want to make sure that despite everything, he's okay. Yung paghahanap namin sa anak namin ni Gia, ibang usapan na yun. I guess this will be my room for now. Asan na yung gamit ni Michael? Ako na magbababa. Thank you. Excuse me. So ayaw mo talaga akong makasama sa isang kwarto? Dana, let's just try to live in harmony, okay? Oh, don't worry. In-expect ko na rin naman yun. Pero thank you. Pinastay mo kami dito ni Michael. Oh, you look so surprised. David, huwag ka mag-alala. Hindi ako pumunta dito para manggulo.
Alam ko naman na ginagawa mo to para kay Michael. At saka, ang dami na natin pagkakamali. Kahit man lang yung buhay ni Michael, maitama natin. Yeah, Dana, let me help you. Ah, hindi. Ako na dito. Sundin mo na lang si Michael sa school. Sinabihan ko naman sila na ikaw ang susundin. Hanapin yung anak ni Gia. Please. I want you to hire the best private investigator for this. Okay? At ikaw pa talaga ang maghahanap sa anak ni Gia. Saglit pa lang nawawala yung apo mo dun sa bahay eh. Yung isang apo mo naman ang asikasuhin mo. Inuuna mo talaga yung partido ni Kai. Dapat, pabalikin mo na lang si Dana sa atin sa lalong madaling panahon. Ako na ang kakausap sa kanya. Manny, pag nakahuwa ka na ng investigador, let me know right away. Thank you. Ano na ako? Mukhang maraming makikipag pag-uusapan. Ay, sumagot ang tawag ni Dana. Ganun na lang yun. Yung anak ni Gia, willing ka mag-hire ng private investigator, pero yung anak mo, tatawagan mo lang. Those two are unrelated to each other. Come on. Apo ko ang nawawala dito. Paano naging unrelated? Bunga ng kataksila ni Gia at ni David yung batang yon. Sana, isipin mo naman kung anong mararamdaman ni Dana. Blood is blood, Lucy. Whether you like it or not, kadugo ko pa rin yung anak ni Gia at hindi ako titigil ang hindi ko nahanap yung bata. Daddy. Para saan naman yun? Kasi po, magkakasama na po ulit tayo ni na Mami. Hindi na po sasabihin sa akin ng mga classmates ko na broken family po tayo. Iyan ba yung sinasabi nila sa'yo? Opo, pero ngayon po, hindi na nila yun sasabihin. I'm so happy na bati na po ulit kayo ni Mami. Michael, sorry kung naiipit ka sa amin ni Mami. Paglaki mo, promise, explain ko lahat sa'yo. It's okay, Daddy. Basta magkakasama na po ulit tayo. Magiging happy na po ulit tayo ni na Mami. Lucy. Alam mo, hindi na totoo. Ano? You were careless! Narinig ni Dana ang conversation natin over the phone at nakita niya ang DNA test na dapat dinispos mo na noong una pa lang. Gusto ko na sana sabihin itong lahat kay Adam noon pa. Habang maaga pa. Hindi ko mapakali. You know, Dana, she's impulsive. No! Gagawin natin ang paraan. Hindi pwedeng masira ang pamilya ko. Kakausapin natin si Dana. Gagawin tayo ng paraan para makinig siya. Pinoprotektahan ko lang siya, Carol. Kaya ako ginawa lahat yung ginawa ko. And now I'm the bad guy? Intindihin mo kung saan ang gagaling si Dana, Lucy. Malamang ang pakiramdam niya, binitrain mo siya. Lucy, baka naman this is a good opportunity. Good? Anong good sa nangyayari, Carol? Magkasama na ulit sila ni David, and not only that. Hinahanap ni Gia at ni David yung anak nila. Pati si Adam, hinahanap yung bata.
Yun mismo ang sinasabi ko, Lucy. Just think about it. Singaporean si David. If he decides na bumalik sa Singapore, kasama si Tina at Michael, tapos ang problema. Ano? Magsasama sila ulit? No! Yun naman ang gusto ng anak mo, Lucy. Simula pa lang, yun na talaga ang plano nilang dalawa, di ba? Kapag wala dito si Michael at David, walang makakapagpatunay na si Michael ang anak ni Gia. Kapag maging Singaporean citizen si Michael, mahihirapang kunin ni Gia ang bata. Mas mahirap magkapun sa ibang bansa. Iba ang batas ng Singapore sa atin. Beses ka nang sinakta ni David, hanggang ngayon hindi ka pa natututo, Dana? Bakit pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa kanya? Ang ginagawa ko lahat nito para kay Michael. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, asawa ko pa rin si David. Si Michael tsaka si David, they're both my family. And of all people, dapat ikaw ay nakakaintindi sa akin kung bakit ko sila pinaglalaban. Magkait pa ang sitwasyon natin. Hindi pa, parehas lang tayo ng sitwasyon. Lahat ng mahal mo sa buhay, pinaglalaban mo. Ganun lang din yung ginagawa ko. Dapat ba talaga tayong maniwala sa sinabi ni Kong Lin? Wala namang mawala sa atin eh kung maniwala tayo. Sa sitwasyon natin ngayon, we have to take even the smallest chance. Mahal mo ako. We have to start with what we know. Ano bang alam natin na si Harry ang kumunong bata? Nakakasiguro ako na hindi niya magagawa ang lahat ng ito kung wala siyang katulong. Susubukan kong puntahan ulit si Tita Carol. Kaibigan ni Lucy si Carol. Sigurado wala kang mapapala sa kanya. Wala ba kayong kakilala na pwedeng tumulong kay Harry? Malamang meron siyang contact sa ospital para magawa niya lahat. Wala eh. Wala sa ospital. Nadaan lang kami doon nung nanganak si Gia. Pero may nabanggit siya. Ria? Ria Almendra. Kaklase niya to nung college. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Ria, dapat kami pupunta. Si Ria lang ang kaibigan ni Harry na tiga Cebu. Hindi kaya siya yung nagtitext. Yung nagme-message sa akin. Let's go to Cebu. Hindi na, David. Ako na ang pupunta. Gia, anak ko rin yung hinahanap natin. Let me help you. Simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo, Ninong Manny. Pag nanggaling sa'yo, hindi na ko kontra si Papa at si Gia. Make sure na wala nang project na ma-approve si Gia. And that way, mapipilitan siyang bumalik sa Singapore. Kung pa niya magsasuffer sa mga gusto mong mangyari, tingnan. Hindi naman malaking kawalan si Gia, Manny. Pag nawala si Gia, mababawasan ang problema natin. Kahit mawala ng project si Gia sa Dragon Empire, hindi pa rin ibig sabihin niya na aalis siya. Pero tayo yung pinakamalaking ka-brand alliance nila. Dalang-dalit ipa-blacklist yan sa ibang kumpanya. Ay na! Ninong Manny, gusto mo ba talagang sabihin ko kay Papa yung ginawa ninyo ni Mama? Just do what she's saying. Harangin mo lahat ng projects ni Gia. Then I will keep my mouth shut. Win-win situation. Dana. Hindi mo pa talaga ako kakausapin. Wala na tayong dapat pag-usapan na. Anyway, I have to go. Nag-promise ako kay Michael na magsiselebrate kami.
Dahil buo na yung pamilya namin. Fine! Hate me all you want. Pero huwag mo kakalimutan na ginawa ko yun para sa kabutihan mo. Ano to? Di ba gusto mo magkasama-sama na kayo ni David? Matagal yun na naman plano tumira doon eh. Mangyayari lang yan kung maayos mo ang citizenship ni Michael. Legally adopted siya ni David, kaya magiging mabilis lang ang proseso. Ayoko umalis ka. Ayoko sumama ka kay David. Pero siyang pinili mo eh. Ma, alam mo namang hindi papayag si Papa eh. Tulungan ka tang paliwanag. Dana, kapag na-approve ang citizenship ng Michael, kahit pa malaman ni Gia ang totoo, hindi na niya kayo mahahabol. Mahihirapan siyang kunin ang bata dahil iba ang batas na nag-a-apply sa Singapore. Hindi niya maaagaw sa iyo, anak mo. Why are you doing this? I want you to be happy. Mangyayari lang yun if you can start over. Ma'am, tapusin lang namin yung project sa Batangas site. Hanggang Friday kami nandun ni Patrick. Then, I'll be here para sa si Gia papuntang Cebu. Kailangan ba talaga sumunod doon? Ma'am, alam ka naman, hayaan ko lang siya mag-isa. Kawawa naman. Daddy! Daddy! May surprise po kami ni Mami for you! Michael! Huwag mo muna sabihin, hindi na magiging surprise. Hindi pa ako tapos. Ano yun? Kasi nag-promise ako kay Michael na mag-celebrate tayo since buo na tayo ulit. I'm cooking dinner for the first time. Kaya stay put ka lang dyan, malapit. Mami Helen, you wanna help me out? Sure. Okay. David, sige, akit ka muna. Michael, samahan mo na ang daddy mo, ha? Make sure na hindi niyo makikita yung niluluto namin ni Mama Helen, okay? Okay, Mami. Mas masunod ang designs na gusto ko. Money's not a problem. High quality furniture, excellent pieces, top of the line. Are you sure, Mr. Alvarez? Of course. Malaki ang tiwala ko sa inyo pati na sa RJ&E. Confident ako sa magandang return of investment. Yes, yes. Kami rin, Mr. Alvarez. Thank you, thank you. Base sa gustong design ng kliyente, kakailanganin natin ng dagdag na budget. High-end furnishing ang gusto niya para sa lahat ng units ng condominium building. Kung sa RJ ni magagaling ang lahat, kukulangin talaga tayo. Bakit hindi mo na lang kasi aminin na overpriced yung furnishings na sinasuggest mo? I mean, we can easily get that somewhere else, you know? Yes, you can! Pero hindi kasing taas na kalidad na kayang ibigay ng RJ&E. Kung gusto ninyo, ako na lang ang kakausap sa kliyente. Baka pag nakapag-usap kami, makagawa kami ng arrangement. I guess money really matters now. Samantalang noon, ikaw ang unang-unang nagsasuggest ng pagtitipid. How time flies. Madam Lucy, high-quality materials ang gagamitin ko sa furnishing. May sinusunod kaming standards base sa gusto ng kliyente ko. Pangalan ng kumpanya ko ang nakataya dito. I'm sorry, Gia. Pero nung huling usap namin ng client, wala siyang balak na magdagdag pa ng pondo. Pero Tito Manny, hindi ko pwedeng i-compromise to. Kung tutuusin nga, balikpuhunan lang ang quotations na binigay ko sa kanila eh. Then maybe, mas maganda na hindi na lang RJ&E ang umahap sa project na to. Not a bad idea. After all, marami naman tayong magagaling na in-house designers. I think I heard my name being called. I'm sorry, Gia. Pero may project dito.
hindi pwede makawala ng kumpanya. Kung yun ang desisyon ninyo, hindi ko na ipipilit ang kumpanya ko. Hindi naman pala. Then we're done here. Gia, pakiiwan yung mga files sa bago ka umalas. Kasi baka manakaw eh. You know, for safekeeping. I didn't think you could lie to Gia straight to her face. Kailangan ba natin talaga gawin ito, Dana? After all, si Gia ang dahilan kung bakit natin nakuha ang kliyente. Gia, it's just a hype, Manny. And besides, walang magiging problema as long as magawa natin yung gusto ng kliyente. Ako nang bahala mag-explain sa client about the changes. Mapapansin at mapapansin ni Gia na tinatanggalan natin siya ng project, Lucy. Better. Para alam niyang hindi natin siya kailangan. Hello? Dana Wong Chow speaking? Nakausap ko na po yung ibang parents, Mrs. Chow. Pumayag na po sila. Oh my God. That's great. Thank you. Ako lang ba? O talagang pinagtutulungan ka nung tatlo kanina, Gia? Tama, sinabi mo pa. Alam mo kung si Ma'am Dana yan o si Ma'am Lucy, in-expect ko na eh. Pero Sir Manny? Hindi gagawin ni Sir Manny yun. Malamang yun talagang gusto ng kliyente. Pero sayang kasi yung effort ni Gia. Nagawa na niya yung custom designs ng gusto ng kliyente. That's not right. Abigail, okay lang yun. Siguro tama naman talaga si Tito Manny. Budget pa rin talaga ng kliyente yung kailangan natin sundin. Naayos mo na ba yan lahat? Excuse me. Ma'am Gia, ito nga pala yung marketing proposal para sa project. Meron din na akong mga recommendation tungkol sa... Pakibigay na lang sa bagong project head yan. Salamat. Pero hindi na RJ niya maghahawak ng condominium project. Ano nangyari? Sino yung bagong project head? Me! So, asan yung mga project files? Kailangan ko kasing pag-aralan eh. Eto. Summer. Kailangan mong tulong? Nasa'y sasakyan mo. Huwag mo nasagutin. Malamang nabenta mo na naman yan. Ano bang ginagawa mo dito? Mahatid na kita. Saan ka ba natira ngayon? Oh, anak, ilapag mo lang dyan, ha? Okay, anong gusto mong inumin? Gusto mo ng kape? Gusto mo ng juice? Yung juice medyo mainit, ha? Kasi ito pa rin siya tong ref. Ganyan na yan ang dadatang namin dito. Bakit dito ako nakatira? Temporary lang naman to. Dapat sinabi mo agad sa akin, ma? Ay, iniiwasan mo ako, di ba? At saka kahit siguro sabihin ko sa'yo, hindi ka naman maniniwala sa akin. Juice mo. Hayaan mo, like I said earlier, temporary lang naman to. Anak, huwag mo akong kaawaan. I've been through worse. Kayang-kaya ko to. Tsaka tinan mo naman ako, hindi naman halata may problema ako, di ba? I carry myself so well. Wala ka bang natabi kahit magkanong savings? Like how? Lahat ng kinita ko noon, ginastos ko na.
Magastos kaya mabuhay sa Amerika? Ang dami kong binabayarang utang. Lang yan, pakong yan. Akala ko, pamamanahan niya ako nung mamatay siya. Buti ka nga eh. May nakuha ka sa kanya kahit konti. And the rest, tinapon lang niya sa charity. Napakatanga niya. And mas tanga ko for staying with him all these years. Na akala ko, may makukuha ko sa kanya. Yung pala, wala rin. Wala akong nakuha sa kanya ni piso. Tina! Anong ginagawa mo dito? Gusto sana kita makausap. Pupuntahan sana kita sa Batangas, pero sabi ni Patrick, may kukunin ka dito sa opisina. Well, Tina, this is not the right time. Kailangan pang bumalik sa Batangas. At meron pang pinaprevise sa aking kliyente. David, this won't take long. Gano'n ka na ba katagal na ganito? Does it really matter? Nagsimula na akong bumangon mula ngayon, moving forward with Dragon Empire Builders. Don't worry. In a few weeks' time, makakahanap din ako ng isang magandang apartment. Yung medyo sosyal, maganda, at bagay sa akin. Pero ma, sana sinabi mo agad sa akin. Bakit ko pa kailangan sabihin sa'yo? Okay na yon, huwag ka na mag-alala. Lahat ng projects ni Gia sa akin ang mapupunta. Ako nang hahawak. So, we're gonna have a better life. Just wait and see. It's gonna take time. But it will happen. Hello? Tracy! Ano ka ba? Hindi kita tinataguan. Ay, yung ano, yung Louis Vuitton na bag? O, andito. O, sige, ay, sasauli ko sa'yo tomorrow, first thing in the morning, kasama na rin tong sapatos na hiniram ko. Okay? Ano pa? O, huwag kang mag-alala. Ihatid ko, dear, ha? First thing in the morning tomorrow. Thank you, ha? Salamat. See you soon, girl. Ma, hiniram mo lang lahat to. Bakit? Ano masama doon? Sasauli ko rin naman. Don't worry, Gab. Malalampasan ko to. Malalampasan natin to. It's just gonna take a little bit of time and our bonggang life awaits. David, I'm willing to give up my life here for you. Di ba matagal mo na rin ang gusto to? Na tumira tayo sa Singapore. It'll take a while lang sa mga papers ko, pero inuna ko na yung papers ni Michael. And sabi nila na it will just take a month since legally adopted mo naman si Michael. Tina, like what I said, this is not the right time. Mga kailangan pa ako si Asumi. Ano? Yung anak ni Gia? Tina. David, hindi pa ba kami sapat ni Michael para sa'yo? Na kailangan hanapin mo pa yung anak ni Gia? Paano na si Michael? Ano na mangyayari sa kanya? Kahit ano pa mangyayari, Michael is my son. Hindi magbabago ang pakikitungo mo sa kanya. Ngayon naman pala eh. Hindi. Let's leave. Umalis tayo dito. Kalimutan na natin lahat. Ito naman talaga yung gusto mo dati pa, di ba? Let's start a new life in Singapore. Hindi ko pwede gawin yun. Anak ko rin ang anak namin ni Gia.
David, pinili kita. At hanggang ngayon, ikaw pa rin yung pinipili ko. Ganun ba talaga kahirap? Ganun ba kahirap na kami naman yung piliin mo? David, David, I'm not gonna give up on you. I am never gonna give up on you. Hindi ko kayo susukuan ni Michael. Hello, Pat. Kakarating ko lang. Didiretso na ako sa airport. Balitaan mo na lang ako pag may problema sa opisina. No problem, bro. Tsaka, good luck sa paghahanap ninyo ni Gia. Pag may problema, tawagan mo na lang ako. Sure. Sure. Ako na bahala. Saan? Sorry, David. Hindi kita nasabihan. Aparate ka kasi nasa Batangas. Eh. Family day ngayon sa school ni Michael. Tara na po, Daddy. Pupunta daw po tayo sa park. You have to see. Marunong na po ako magbike. David, I know you have prior commitment. So, okay lang kahit kami na ni Michael. No! Dapat po kasama si Daddy. Please, Daddy. Para po makita ng mga classmates ko, nakasama kayo. Sasabihin na naman po nila na wala akong daddy. Sige, hintayin niyo ako sa labas. Yes! Let's go, Michael. Mrs. Chow, hindi tayo basta-basta pwede magpo-program this weekend. Ganito na lang. Ako nang bahala sa budget. Just have it approved, okay? Pero Mrs. Chow... Teacher Carrie, alam kong inaaway ng mga estudyante ninyo yung anak ko. Sinasabi nila na maghihiwalay na kami ng daddy ni Michael. I just wanna make sure na makita nila na okay kami sa family. Ayoko nang mag-bully si Michael ulit, okay? Sige ho. Ako na bahala mag-convince sa ibang parents. Thank you, Teacher Carrie. Sige po, Mrs. Chow. Hello, Ma. May iba nang nakatayo sa dating clinic. Ang sabi rin ng dating may-ari, wala na rin daw yung mga records nila. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? 7 taon na rin naman. So, saan ang punta mo niyan pagkatapos? Siguro, mag-iikot-ikot ako dito sa mga ospital na malapit. Tatanungin ko kung may kakilala silang Nurse Rhea. Sige, basta sasabihan mo ako, ha? Ang Tito Hari mo hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Pero papunta na kami ni Helen sa presinto para mag-report. Sige ho. Gia! David? Akala ko... Akala ko hindi ka makakapunta dito. Anak natin ang hinahanap natin. At hindi ako papayag na suluhin mo paghahanap sa kanya. David? Ah, maaga umalis. Ah, okay. So, natuloy pala sila sa paghahanap.
ni Gia. Yes, but I told him that, It's okay. Tapos na. Nakaalis na sila. Anyway, babalik na muna kami ni Michael sa bahay. Nakausap mo na ba si David tungkol dito? Actually, hindi pa. Hindi naman siguro siya magagalit, diba? Sa sobrang busy niya. And since inaayos na rin namin yung citizenship ni Michael, I think it's best na we'd spend time with Papa more. Dina, sigurado ko ba na yun talagang rason? Mama Helen, I want a clean start. At hindi mangyayari yun kung nandito kami. Mas magandang lumayo na lang kami away from all the pain at sama ng loob na nangyayari dito. Kai, sigurado ka ba? Alam mo namang nagtatago si Harry. Oo nga, Mare. Hindi natin siya mahahanap kung tayo lang. At saka ire-report lang naman natin as missing. Helen, pasensya ka na, ha? Sa ngayon, yan lang talaga ang kaya kong gawin. Intindihan ko na nahihirapan ka. Actually, nating lahat. True. Pero teka, ibig sabihin si Gia at saka si David nasa Cebu? E papaano kung girahin ni Dina? Yan ang nga rin ang iniisip ko, eh. Papaano pag nahanap nila yung anak nila? Ano na? Eh, they welcome to the family. Siguradong ang cute-cute ang anak nila. Eh, papaano na nga? May pamilya at may asawa si David. Bahala na sila kay. Ang importante, mahanap natin yung apo natin. Ay! 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 Mrs. Bagyo? Excuse me, Miss Pasha. Pa. Sorry, oh. Okay lang ho ba kayo? Miss? God, I really hate that girl. Inayos ko na yung pamilya ko. Tapos biglang ito na naman siya. Sisirain na naman niya. Dina, calm down. Papa, how am I gonna calm down? Gia and David are in Cebu. Wala na talagang ginawang matinuyang anak mo, Adam, eh. Hindi na niya tayo binigyan ng kahihiyan. Manda talaga yung bain yung pagdating niya. Okay. Leave Gia to me, okay? Ilang beses mo na sinabi yan, Papa? You know what? Pagdating ni David, pipilitin ko siyang bumalik na lang kami ng Singapore. Sasama ko si Michael. Ano ba yung pinagsasabi mo? Pa, inaayos ko na yung citizenship ni Michael. Kapag na-approve yun, naalis na kami dito. Para hindi na kami masundan ng Gia na yun. Or... I said, leave Gia to me. Ako ang kakausap sa kanya. For... Ha? Hindi kayo pwedeng umalis ni Michael. Dito lang kayo. For what? Do you want us to suffer? Yun na lang yung paraan. Hindi. Aalis kami. Hey na. Kaya mo na siya. Hindi ako papayag na ilayo sa akin ng lalaking yun, si Dina at si Michael. No! Sa tingin mo ako gusto ko? Hirap na yung anak natin. Hanggat malapit si Gia, hindi sila matatahimik, and the only way for them na makapagsimula ulit is for them to get away since wala ka nang balak na ilayo si Gia. Dina deserves to be happy. Hindi lang si Gia. Tatawagan na lang namin kayo pag may balita ng hapalit mo. Salamat. Kamusta naman yung snatcher? Eto ho, ikukulong na ho. Mabuti nga ho, eh, nasakto ako sa pagdating ni Simon. Aso Simon pala ang pangalan niya. May kailangan kayo sa akin. Maraming salamat ulit kanina, Mang Simon. Wala pong problema, ma'am. Simon De La Cruz pala, private investigator ko. Kahit wala na pong ma'am, Simon na lang ayos na. Kay Australia, salamat ulit. Ako naman si Helen Chow. Ako naman si Cindy at ito yung friend kong si Donna. Matinig yan si Simon. Dami na tulong ang missing person dito. Pati subukan. Rekomendado.
Siguro sa susunod na lang, hihintayin ko muna yung update mo. Maraming salamat ulit, ha? Mauna na kami. Ayan po, ma'am. Matinig lang. Lea Almendra po yung pangalan. Nurse po siya dito sa Cebu. Si Rhea Almendra. Matagal na siya nag-assign dito. Saan po kaya siya nagtatrabaho ngayon? Meron kayong way para makontak siya. Galing na ho kasi kami sa dating bahay niya. Tumira na rin kasi ako dati doon. Pero wala ho kasing tao eh. Oo, lumipat na siya mula nang mag-asawa. Mas maganda siguro ang punta niya lang sa bahay niya. Hindi ko lang rin alam kung doon pa sila nakatira. Pwede ho ba namin makuha yung address? Tungkol na saan po ulit ito? Hihingan ho sana namin siya ng tulong. May nawawala ho kasi kaming kaanak. Malaki po yung itutulong sa amin. Ganun ba? Siya, sige. Tao po? Lea? Tao po? Parang wala namang tao dito. Wala nakatira dito. Sino pong hanap nila? Si Lea Almendra ho? Ah, dyan nga yung bahay nila. Pero matagal na silang umalis dyan. Pabisibisita na lang sila paminsan-minsan. Alam niyo ho ba kung nasaan siya ngayon? Hindi. Kung sakaling bumalik sila, pwede niyo ba kaming sabihan? Kailangan lang talaga namin sila makausap. Hindi ho kami masasamang tao. Pakiusap ho. Sabihan niyo kami. Salamat. Where's Daddy? Michael, he's in Cebu. May inaasikaso lang. You know what? Why don't we call your daddy tapos pauwiin mo na kaya? No? Po, nag-work po po si daddy. God knows kung anong inaasikaso at tinatrabaho niya sa Cebu. Mabuti pa tawagan na natin tapos pauwiin mo. I'm gonna dial this number now. Ayan. Sabihin mo sa daddy mo umuwi na. Daddy, what time ka po uwi? Medyo late pa eh. Sorry, anak, ha? Uwi ka na po agad, Daddy. I miss you already. Please, please, please. Sige, I'll do my best. Sige po, bye-bye po. Ano sabi? Oo daw po. Yeah, it's not the time to lose hope. Hindi ako sumusuko, David. Nalulungkot lang ako dahil walang napuntahan ang pagpunta natin dito sa Cebu. Pero hindi ibig sabihin nun na sumusuko na ako. Minsan ko nang isinugal ang buhay ko. Mabuhay lang ang anak ko. Ngayon gagawin ko ang lahat. Maibalik lang siya sa akin. Kumusta na nga pala si Michael? Ang sabi ni Mama, sa inyo na daw ulit sila nakatira ni Achi. Naapektuhan na rin kasi si Michael. Si Dana naman, gusto magsama na ulit kami. Kinuha na nga nila citizenship si Michael para kung sakali pwede kaming bumalik sa Singapore. Magandang balita yun. At least makakapagsimula ulit kayo ni Achi. Tsaka makakabuti rin yun para kay Michael. Kailan nga pala ma-aprobahan yung mga papeles niya? Isang buwan. Pero hindi pa ako sigurado.
Nandito yung business namin ni Patrick. And if I leave, it means that we're gonna have to start from scratch all over again. Yun naman din siguro ang kailangan ninyo ni Achi. Ang magsimula ulit. Gia, hindi ako pwede umalis. At least, hanggat hindi pa natin nahanap ang anak natin. David, kaya ko maghanap mag-isa. Kailangan mo munang ayusin ang relasyon ninyo ni Achi. Yun ang importante. Ako pa rin ang tatay ng anak natin, Gia. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo sakaling mahanap ko man siya, eh. David, may pamilya ka. Si Achi Dana, si Michael. Yun muna ang unahin mo. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Dahil yun ang importante sa'yo. Hello, Papa. Nasaan ka? Pumunta ka sa opisina. Mag-usap tayo. Papa, magpapaliwanag ako. Papa, hello? Sinabi sa'yo na lubayan mo na si Gia. Ngayon naman, ilalayo mo sa akin si Dana at si Michael. Sir Adam, tinutulungan ko lang si Gia na hanapin ang anak namin. Hindi ka nakakatulong! Buhat nung dumating ka, nasira na ang pamilya ko. Si Dana at si Gia, muntik nang mawala sa akin ng dahil sa'yo! Sir Adam, pamilya ko rin sila. Pamilya ko sila, hindi sa'yo! Sir, may anak kami ni Dana. May nawawalang anak naman kami ni Gia. Kahit saan niyo po tingnan, kahit gano'ng karumi pa po ang isipin ng mga tao, pamilya ko rin sila. We've had too much to drink. Aalis na po ako. Eh kung ikaw kaya'ng tuluyang kong alisin? Ha? Ha? Wala na ang umaanay sa pamilya ko. Huh? Ano ang gabi? Oh my God! Adam! Papa, Papa, hinagawa mo! Adam, please! No! Papa, please! Huwag mong gawin to, Papa, please! Hindi tayo matatahimik hanggang buhay ang lalaking yan! Please! Adam! Adam, uminahong ka, nakainom ka lang. Ay, mababa yan, please! Don't do this! Ang hayop na yan ang sumira sa buhay natin! Ang hayop na yan ang sumira sa pamilya mo! Lahat ang pinodektahan ko, sinasakta ka! Adam, itigil mo na to, please. Lahat na binuo mo ng maraming taon, mawawala, please. Siya ang punong dulo na lahat! Pero kailangan mawala ka na! No! 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 Sir, ma'am, pusensya na po. Si Michael po umiiyak eh. Ina-asma, narinig po niya yung mga sigawan dito. Gusto po niya bumaba. Umalis ka sa mamahay ko! Umalis ka na, ha? Please, no. Umalis ka na sa mamahay ko! Please, no. Umalis ka na, umalis ka na! No, no. No. No, no. Please. Please. Oh.
Buti ho, nakita ko kayo. Ang tagal ko kayo naabangan. Hihisa na ako ng pabor sa inyo, boss, eh. Importante-importante lang ho. Ano naman yan? Cheque mo? Ay, hindi ho, boss. May kaibigan kasi ako taga-banko, manager ho siya doon. Ihingi pa sana ako sa inyo ng statement of account. Tsaka ho, nung kopya ng lumang cheque na ibigay ko sa inyo. Ito ho, boss, ho. Nagpa-print ba ako ng sulat? Pirma lang ho kailangan, tsaka account number. O, tapos? Tapos, mapadala ko ito sa kanila. Pag napadala ko, aprobahan ho nila. Tapos? Tapos mga nalaman ko doon sa records. I-check ko nila kung kahit gano'ng katagal, kahit ilang taon ang kalipas, kung anong taon ho yun. Mga isa-dalawang linggo lalabas ako yung records. Tapos? Yun na ho, tapos na po. Parang niluto mo ata ako. Alam mo pa pala ako dyan? Ay, hindi ho, boss. Boss, mabilis na ho ito. Bigyan ko yung 50,000. Boss, 100,000. Dalam yung 200,000. Sige ho, boss. 200,000. Ikaw, lapag mo lang dyan. Mantega ako ngayon. Sige ho, boss. Maraming salamat po. Saan kang kapal ng mukha mo? Hindi na importante, David, kung nasan ako. Makinig ka sa akin, importante ito. May paraan na para mapatunayan ko sa inyo na pinyaran ako ni Madaglosin ng 5 milyon noon. Pero kailangan ko muna ng 200,000. Anong kalokohan na naman to? Hari, tigilan mo na kami. Ang dami mo nang niloko, ang dami mo nang sinira. Alam ko, David. Kaya nga tinatama ako yung pagkakamali ko eh. Kapag napatunayan, may ipit ko si Madam Lucy. Malalaman ninyo kung saan yung dinalang anak ninyo. Kalokohan. Walang hiya ka. Magpakita ka. Magpakalalaki ka. Nasaan ka? 200,000 in 2 weeks. Papatunayan ko sa iyo. Natama ang sinasabi ko. Tapos ang usapan. Ay, paano naman ako nakasiguro? Hello? Harry! Uy! Nagsisisigaw ka. Sino bang kaaway mo? Si Harry, nangihingi ng 200,000 pesos. Lulong daw sa sugal yan si Harry. Baka mamaya eh, bumalik yan sa bisyo niya. Baka mamaya niluloko lang niya tayo. Hindi naman ako maglalabas ng pera hanggang wala pa yung records. Eh, paano mo makukuha yung ebidensya kung hindi ka magbabayad? Pero kung totoo yung sinasabi ni Harry, matibay yun para sa amin ni Gia. Matibay rin yun against Mama Lucy. Tama ka rin naman. Ano nga pala nangyari doon sa usapan niyo ni Adam? Bakit kanya pinapunta? Ano, may napagsunduan na pa kayo? Galit na galit. Tinutukan ako ng baril. Ano? Mom, it's okay. Mom, it's okay. Anong it's okay? I understand. Kahit sino namang ama, ganun ang magiging reaction kung nagkakagulo na yung anak niya. Hindi, alam mo, mali yun. Hindi niya dapat ginawa niyo. Paano kung namatay ka? Alam mo, magsasampa ako ng reklamo. Hindi porket mayaman siya, may karapatan siyang gawin yun. Ako na yung nakikiusap. Mas lalo pang gugulo. Kaya na natin. Na-dispose mo na ba? No. It's here. Locked. Anong nakikiusap ako? Sorry again for what happened last night. Papalit kay Ma'am Dana. Tuloy na ba talaga sila sa Singapore for good? Tuloy na daw eh. See? Luck is on our side. Di naman porket aalis si Ma'am Dana, tatanggalin na siya. Still,
opportunity to para sa atin, lalo na sa'yo. Ma'am, hindi naman ganun kadali yun eh. Natatakot pa din ako. Anak, huwag kang matakot. I can see it now. Anytime, it's time for my son to know his father. Tita Pretty! Michael. Sure, fine. I miss you, Tita Pretty. Namiss din kita. Punta po tayo ng mall. Sabi po ni na Mami, sa Singapore na daw po kami titira eh. Kaya, nood na po ulit tayo ng sine. Sige ba? Basta pumayag yung Mami mo. Promise? Ah, Michael, kapag pumunta ka na sa Singapore, lagi ka magpapakabait, ha? Huwag maging matigas ang ulo mo. Lagi mong papakinggan ang Mami at ang Daddy mo. Okay? Yes po, Tita Pretty. Will you visit? Siyempre, mamimiss kita eh. I will miss you din po. Pwede ba akong yumakap ulit? Sige po. Excuse me, Gia. May appointment pa kami sa embassy. Let's go, Michael. Adieu. Masaya ako para sa inyo. Masaya din ako. Para sa sarili ko. Kung ano man yung pinapangarap mo, kalimutan mo na. Wala akong ibang pinapangarap, kundi mahanap ang anak ko. Kaming dalawa lang. Sapat na. Bye-bye po, Tita Pretty. Let's go. Gia. Good luck sa paghahanap sa anak mo. Salamat. Seriously. Good luck. Walang nagtrabaho rito ang Rhea Almendra. I'm so sorry. Sige po, salamat. Thank you. Gia, medyo malayo yung susunod na pupunta natin sa ospital. Kumain na muna kaya tayo. Hindi na. Mauna na ako. Hindi naman kailangan na magkasama tayo eh. Mas mabuti pa nga maghiwalay tayo para mas marami tayong mapuntahan, mas mabilis. Mauna na ako. Gia. Alam kong naiilang ka. Pero kasi baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataon pagbalik natin sa Manila para malaman yung mga gusto kong itanong sa'yo. Yung nga pala ang naging pangalan ng anak natin. Janyu. Saan galing? Chinese name. Ibig sabihin, center of the universe. Or building the universe. May ba't naman yun ang napili mo? Noong mga panahong yun kasi, pakiramdam ko sa kanya naiikot ang mundo ko. Handa na ako na mabuhay kasama siya. Kami nila mama. Kailan ang birthday niya? September 28. Malapit na pala. Picture, meron ko bang picture dyan? Gusto ko sana siya makita. Wala. Nung pinanganak ko siya, diniretso siya sa incubator. Mahina kasi yung baga niya. Premature. May sakit din ako, kaya hindi ko siya napuntahan kaagad. Pagkatapos nun,
Nawala na siya. Anak ko! Mahanap natin siya. Gia, gusto ko lang sana linawin ng mga bagay-bagay. Nandito ako. Kasama mo para hanapin ang anak natin. Hindi para ligawan ka. Wala rin ako dito para to try to win you over. Kaya huwag ka sanang mailang. Nasa age na tayo na... Na maturing. Oo naman. Malinaw naman sa akin yun. Ayoko lang na may makarating na naman sa pamilya natin. Pagsisimula na naman ng gulo. Huwag mo sana ako itrato na kaaway. Kaya hindi kita ipapahamak. Magkakampi tayo dito. Sana yun ang paniwalaan mo. Ganun ba? O di bale, kapag napunta rito si Harry, pakisabihan mo ako, ha? Sige po. Salamat. Ingat po. Thank you. Harry, dumaan na dito ate mo. This is David Chow. Sige, salamat po. Salamat. Yung kapitbahay daw nung dating tinitirhan ni Rhea, isisend sa ating address ng asawa niya. Ha? Huh? Teka, sandali. Hello, ma? Ma, may magandang lead ho kami na nakuha ngayon. Pupuntahan ho namin yung bahay ng asawa ni Rhea. Mabuti naman natuntun nyo na yung asawa nung Nurse Rhea. Sana matulungan niya kayo, anak. Anak, lalabas din ako ngayon. Magpapatuloy ko yung paghahanap kay Harry. Sige na, anak, ha? Magtatawagan tayo. May kumakatok eh. Sige, bye. Mag-iingat kayo. Sige ho. Simon, tuloy. Kamusta kayo? Mabuti naman. Kamusta? May leave na ba kayo? Tumawag sa akin yung isang informant ko kagabi. Nakita daw niya yung kapatid mo sa may bandang QC. Eh, day off naman ako ngayon, kaya naisip ko, samahan na lang muna kita. Salamat. Sana nga matuntun na yung kapatid ko. Sana. Matagal na po kaming hiwalay ni Rhea. At matagal na rin kami hindi nagkikita. Eh, alam niyo ho kaya kung nasaan siya ngayon? Hindi niya pwedeng malaman na nakabalik na kami dito sa Cebu. Kung yan ho ang gusto ninyo. Pero kailangan po namin talaga siya makausap. Siya lang ho kasi yung paraan para mahanap namin yung anak. Please, tulungan niyo na lang ho kami. Diyan na po siya ngayon nakatira. Salamat. Maraming salamat. Hello? Hello, ma? Gia, may nakakita kay Harry sa isang lugar. Papunta na kami doon. Buti naman at may leave na kay Tito Harry. Pabalik na rin kami ng Maynila, ma. Diyan na pala nakatira yung Rhea. Ganun ba? Maigi. Mag-iingat kayo sa biyahe pabalik. Sige ho, ingat din na. Okay ka lang ba, Mari? Bakit ba para kang pusang di maihi? You're doing the right thing, Kai. Helen, alam ko naman na ito ang tamang gawin. Maling-mali lang sa pakiramdam.
Marcy. Anong sabi ng kausap mo? Nasaan na raw siya? Nagpapaalam pa siya sa boss na paalis na eh. Huwag ka mag-alala, pagpunta na yun dito. Okay ka lang ba? Kailangan ko maging okay. Ito na lang maitutulong ko sa anak ko eh. Ano ba naman, Harry? Sinabi ko naman sa'yo huwag mo ako pinupuntahan dito. Paano ko nasundan kanila? Sandiyan ka na, Harry. Huwag kang mag-alala. Malapit ko na maayos ang lahat. Hindi ko kailangan yan, Harry. Ang kailangan ko, katahimikan. Sasasabihan na lang kita. Babalik na kita pag okay na. Huwag na, Harry. Hindi na kailangan. Anong ginagawa mo rito? Bahay mo to? Nandiyan ba si Harry? Harry? Bakit tumayo mapupunta si Harry dito? Pwede ko ba naming makausap? Sige ho. Pasok ko kayo. Wala po. Alam ko, dito lang yan eh. Ayan. Yan yung bahay. Sige po, upo muna po kayo. Ria Almendra. Gia. Ina ka rin. Nakita ko ang mga anak mo. Paano mo nagawa sa akin yun? Sorry, Gia. Sorry. Kahit ilang oras ko lang naman inalagaan yung baby. Ang tagal din na dinala ko yun sa konsensya ko. Yung mga oras na yun, inisip ko lang naman kung ano yung makakatulong dun sa bata. Ano ibig mong sabihin? Hello? Ria? Ria, maraming salamat sa magot ka. Bakit ka ba tawa ng tawag, Harry? Ano man kailangan mo? Ria, kailangan ko sinatulong mo eh. Nalala mo yung pamakin ko? Si Gia, yung anak noon sa Cebu. Yung may cancer. Eh, bumalik ulit yung sakit niya eh. Nakakonsensya ako eh. Naunahan kasi ako ng takot mo sabihin ng katotohanan. Bakit biglang nawala yung takot mo ngayon? Eh, tatakot pa rin naman ako. Pero mas awa ako eh, Gia. Sa sakit niya. Ria, baka yung sakit. Ngayon nila para matulungan ng baby, oh. Ngayon lang. Bukas sa bukas, first flight. Punta kami na Maynila. Pero, Harry, alam mo ba ito ng ilan ng bata? Sigurado, hinahalap na nila ang sanggol na to. Ay, ako nang bahala. Basta ngayon, gawin mo na lahat para matulungan yung baby. Nakausap ko ni asawa ng ama ni Gia. Papagumat na yung baby. Gagalang yung baby. Gia. Ako rin pala yung nagte-text. Pasensya ka na, yun lang kasi yung itutulong ko sa ngayon. Ayoko rin sana ng gulo. Tawarin mo ko, Gia. Hindi ganun kadali magpatawad, Ria. Pero gusto ka na rin magpasalamat dahil inalagaan mo yung anak ko. Kahit sa sandaling panahon lang.
dumating dito yung pamilya mo. Hinahanap ka. Paano ka na-trace? Tumayo pa sila ng Cebu, Harry. Nakausap nila yung asawa ko, so na-trace nila yung address ko dito. Sinabi ko na lahat-lahat sa kanila. Tingin mo ba, ito dami nila ako sa demandahan? Hindi naman siguro. Bait naman pamilya ko eh. Ako na naman nagkaganito, naniwala ang iyari. Huwag ka mag-alala, Ria. Panagka-demandahan, lilitaw ako. Aakuin ko lahat ng kasalanan. Wala ka naman ginawa eh. Inalagaan mo lang yung baby. Hindi ko na kinabangin anyway sa nangyari noon. Umuwi ka na kasi, Harry. Magpakita ka na sa kanila. Tulungan mo na sila. Yun na ang ginagawa ko. Pero hintayin ko muna yung result. Pag nakuha ko na yung records, wala nang kawala ang bumili ng baby. Hindi ikaw dapat madiin. Si Madam Lucy yun. Sigurado ako, si Lucy ang tinutukoy ni Ria. Hindi nang nasa isip ko. There's only one way to solve this. David, kailangan mong magpa-paternity test with Michael. Good morning. Hi, Helen. Kumain ka na ba? Yeah, I already ate. Thank you. Pasensya na sana kung hindi ako nakapag-abiso sa pagdating ko ngayon. Gusto ko kasing personal na ipaalam si Michael sa inyo. Kung pwede ko lang sana siyang ipasyal kahit sandali. Saan niyo siya ipapasyal? Sa mall lang. Kakain lang kami doon sa favorite restaurant niya. Isusolid ko siya kagad. Sa akin, walang problema. Yeah. Basta ibalik ka agad. Of course. Thank you. Manang Joy, pakibihisan si Michael. He's going out with this, Mama Helen. Okay po. Yes po, ma'am. Thank you. By the way, Adam, nakarating sa akin yung nangyari dito sa inyo between you and David. Oo, nakamali sa inyong anak ko. Minsan, at hindi na inaulit. Pero ikaw, Adam, ilang beses mo na napagbuhatan ng anak ko. Pagsalita ng masama. Pinalampas ko lang yon at tinanggap. Pero yung pagtangkaan mo buhay niya, hindi na dapat yun maulit. Alam ko na iintindihan niyo ako dahil magulang din kayo. Hindi ito pakiusan. Oo. Magulang din ako kaya nagawa ko yun. Magulang ng dalawang magkapatid na hindi na nagkaroon ng katahimikan dahil sa ginawa